Okay, hi everyone. This is Jim of Jim Bardafan TikTok Affiliate Store, and welcome back to my YouTube channel. Today, hihimayin natin yung interview ni Barbie Fortesa sa 24 oras tungkol sa reaction niya dun sa lie detector challenge ni David Licaoco. Okay? So, let's watch this. Sabi raw ni Barbie Fortesa na mas naging close na sila ni David Licaoco. Ang mature na nung mga usapan namin, nag-open up siya sa akin, which I appreciate so much, knowing that he's, you know, he's very private and he's quite an introvert. So, ang goal ko ngayon ay mawala yun. Pero pag-ami ni Barbie, minsan niya nang kinainisan si David bilang... Okay, so yung reaction natin sa mga first na binitaan ni Barbie, yun nga, yun tungkol dun sa... Yan, mas mature na raw sila mag-usap ni David ngayon. So, ano kayong mga mature na usapan na mga nag-usapan na gusto natin malaman, syempre. At yung tungkol dun sa ano, yung bakit niya hate si David dati. Actually, medyo nagtataka din kami dun kasi... ang dami na nakaliding lady ni David, no? Shaira, Julian, Kylie. Hindi naman sila nagreklamo doon sa pagiging lady ni David, no? So, si Barbie lang talaga yung nagreklamo. So, medyo ano kami doon. Medyo nagtataka kami doon. Tapos, well, siguro dahil ano nga, company favorite si Barbie. So, dahil prime time princess na siya, pwede siyang, no? Pwede niyang i-ano yung mga gusto niya. May say na siya, ganyan. Pero, oo, yun daw. Medyo na-disappoint kami. Slight. Okay, next. Ang katrabaho. Ito rin ang revelation ni David nang sumalang siya sa lie detector test challenge sa vlog ni Bea Alonzo. Bato pala ako, bato ako hate dati, ganyan. Sabi niya kasi, lagi daw ako late, tapos hindi daw ako nagsisorry. May sleep up niya. Pero nang ipaliwanag daw ni David na isa sa dahilan ng pagiging late niya, ang sakit na sleep up niya. Mas naintindihan na raw ito ni Barbie. Tatingin mo ba nagsiselos si Jack? Sa vlog ni Bea, tinanong din si David kung sa tingin niya ay nagsiselos ba sa kanya ang boyfriend ni Barbie na si Jack Roberto. No, ang sagot ni David, na sinang-ayuna naman ni Barbie. I think so. Nahiya akong tanungin, pero like, pag kinikwento ko naman sa kanya, natutuwa naman siya. Yes. Tapos, lagi lang yan sinasabi, baka talaga eh, no? Kahit sino talaga eh, no? Pero sa tanong kung naisip niyang, what if naging sila ni Barbie? No. No. First lie of the day. Nakita ko yung clip na yun. Ang cute-cute ni David kasi parang kahit siya, ha? I agree naman. Tama nga na. Cute nga naman si David sa reaction na dun sa ano, dun sa first lie of the day na iniisip niya. So, hindi masyado sinagot ni Barbie yung tanong na yun. Dun sa kung iniisip niya. Ay, wait. Kahit siya nagulat. Lie rin ang lumabas sa tanong na, naging crush mo ba si Barbie? Eh, parang kung sabi kong hindi. So, I feel like, kahit totoo naman yung sinabi niya, since kinakabahan siya, yun yung na-detect nung polygraph. Actually, I do not agree. Kinakabahan si David. Kinakabahan yun. Wait. Tsaka, lahat yung mga ano, lahat yung mga tanong tungkol sa natinong ni Bea, di ba? Ano lahat, nag-pass siya lahat sa lie detector, tapos dun lang tanong tungkol sa crush at saka iniisip niya si Barbie naman kung what if naging sila, di ba? Dun lang naging lie. So, kinakabahan, I don't think so. I don't agree. Alam naman natin si Barbie, laging play safe yung mga sagot niya dahil nga may boyfriend siya, pero iba eh, tulak ng bibigapit ng dibdib. Lie detector test nga yan, di ba? So, kakabahan, kinabahan ba siya doon? Mukhang hindi naman. So, I really do not agree on that. Pero, yeah, let's see in the future kung may mangyari ba. Anyway. Yeah. Whatever David and I have, whatever friendship I've built with him, I really treasure it. And I really don't wanna lose it. Sa gitna naman ng pagiging busy sa trabaho, naglaan ng pamper day si Barbie para maghanda sa nalalapit na GMA Thanksgiving Gala. Okay, so, well, yun na nga siguro. Yun ang muna asahan natin sa Barda, kay Barbie at saka kay David friendship. Kasi parang mukhang imposible naman talaga ngayong mga panahon na to. Ewan ko kung may mangyayari pa. So, hopefully, meron. So, alam niyo naman, shifters talaga ako ng Barda. For real.
So, ayun po, dun na po natatapos. Ayan, nagpapamper na pala ng sarili si Barbie for the GMA Gala, which will happen on July 22nd. At may nakita rin ako post na si Bong Navarro ay nagpre-prepare na rin. So, mukhang magkasama si Jack at saka si Barbie sa GMA Gala kasi meron na silang pictures pictures na magkasama sila nagpasukat. So, mukhang hindi natin makikita yung Bardang magkasama. Mukhang impossible din. But anyway, thank you for watching my vlog and hope you like this video and kindly give it a thumbs up and hope you subscribe to my YouTube channel. Thank you, bye!